Good morning po. Ako nga pala si Jomo Comics. Ngayong umaga po ay meron po ako ng isang ikwento sa inyo tungkol sa isang egg dealer na kung saan ay siya ay umasibso. Dati po ang kanyang service ay ano lang, kulong-kulong lang na 100 na tricycle na kulong-kulong. Yun na. Noong muna ay ang kinukuha niya ay mga basag-basag lang, kaunti lang. Pero pagkalipas ng ilang taon, kumustahin natin kung ano nang nangyari sa kanyang negosyo o pagbibenta ng itlog. Okay, pasok po muna natin ang intro. Laman kita ng video ko nung minsan na yun nga kung paano ka nagsimula, di ba? Pwede ba tanungin kita, ma'am, kung ano, paano ka nagsimula ng magtinda po ng itlog? Di ba ang dati mong service ay ano, kung pagkakaalam ko lang, tricycle. Tapos yung lumang tama raw. Lumang tama raw, okay. Tama raw. Pagtapos ngayon, after 5, magpa-5 years na ako sa itlog. Ayun. Nakabili kami ng L3. Ayun, kagaling. Napakagandang balita. Nakabili kami ng lupa. Ah, napakaganda. Sa puro lang po yun sa pag-itlog. Siyempre, ako. Pagtapos, iba talaga. Tsaga-tsaga lang. Kailangan, ano bang mga sikrito? Paano mo napalago yung pagtitinda mo ng itlog? Una-una yan, kung gano'n yung ano mo, yung tubo mo, huwag lahat gagastusin sa isang ano. Halimbawa, mo, okay. Savings, tapos yung gastos mo pang araw-araw, pati sa mga anak na nag-aaral. Ay, yun. Ganoon. Para may nahuhugot ka, hindi lang ano. Hindi lahat nahugot. Hindi. Dapat may tira. Dapat may natira, may na-savings ka. Kasi may kamukha ngayon, may pandemic. Pag nag-lockdown yung palengke niyo, wala kang hanap bukas. Wala nang madudukot. Walang madudukot. Ayun. Kaya unang-una, dapat mag-savings ka. Savings, dapat ang pinaka-number one. Saka hindi dapat lalagpas yung tinubo mo sa gastos. Halimbawa na lang po, kumikita ka ng 100. Magkano po ang kailangan mong gastusin? Kung pwedeng ano, 50% mo. Oo. Tapos yung 50% yung paggastos mo pang-araw-araw sa mga anak. Ayun. Maraming salamat. Mga kamutumix, alam naman natin, mix din ni Ma'am Rose kung paano siya nagsimula, paano niya gagamitin yung kanyang tubo, yung kanyang kita, na hindi niya talaga dapat, tama yung sinabi niya na ang kita ay hindi ka dapat lumalampas doon sa 50% na paggastos. Kasi kung susubrahan mo yung paggastos doon sa kita mo, imbis na aangat, babagsak yung ano mo, pati puhunan, baka madudukot mo pa. Yun lang po. Maraming salamat, ma'am. Thank you. Thank you.